Welcome back to my channel. I am Ellie Kim. Today, may bago na naman tayong vlog. And for this video, pag-uusapan natin ng mga bagay-bagay tungkol sa toner. Specifically, kay Thayer's Facial Toner. So, bakit nga ba siya palaging sold out sa Watson's and sa Healthy Options? Bakit ba siya kasama sa skincare routine ng mga sikat na vloggers ngayon? Bakit ba siya ang best-selling toner sa Amazon ngayon? Pero bago yan guys, gusto ko lang magbigay ng disclaimer na hindi ako skincare expert at mas lalo lang hindi ako dermatologist. Ginawa ko lang ang video na to based on my experience sa paggamit ko sa kanya and based on my opinion about sa toner. So mag-start na tayo. So guys, ano nga ba ang toner? Ginagamit natin siya after natin maghilamos para maalis yung excess dirt na hindi natatanggal ng ordinaryong paghihilamos lang natin. Guys, kung mapapansin nyo, pag nagtotoner kayo, meron pang dumi dun sa cotton ball or sa cotton pad na gamit nyo. Kapag ka ganun, pwede nyo ulitin yung pagtotoner nyo para ma-sure na wala ng excess dirt na natitira sa skin nyo. Lalo na kapag ikaw ay galing sa heavy makeup or kahit na sa heavy cream kagaya ng sunscreen, importante na mag-toner ka muna. And isa pa sa mga gamit ng toner is yung pine-prepare niya yung skin natin sa next procedure na gagawin natin or sa next product na i-apply natin. Kagaya ng serum or moisturizer. Yun. Kapag ka nag-toner ka muna bago ka mag-moisturizing cream, mas ma-absorb ng skin mo yung moisturizing cream na ilalagay mo. Isa pa sa gamit ng toner is kino-correct niya or binabalance niya yung pH level sa skin natin. Ano bang mangyayari kapag hindi balance yung level sa pH skin natin? Guys, dyan na pumapasok yung too much oiliness, yung sobrang dry ng skin. Syempre, pag ganyang skin natin is masyadong oily, susunod na dyan yung magiging tigyawatin tayo. Kapag naman sobrang dry ng skin natin, maaga tayong kukulubot. Andyan na yung nagsusulputan na yung mga wrinkles, ganyan. So, yun yung trabaho niya. And also, dagdag ko rin guys, na ang Eskinol ay hindi toner, isa sang astringent. Excuse me. Na sobrang harsh sa skin natin kapag araw-araw natin gagamitin. Isa siyang cleanser na ginagamit lang dapat siya kapag sobrang pagod kayo, hindi ka nakapaghilamot. Kapag may tatanggalin ka, dumi sa mukha mo, yun. Ganun lang. Kasi kapag naghilamos ka na at gumamit ka pa ng astringent, sobrang tapang na yan and sobrang magiging dry na yung skin mo. Usually, ginagamit ang astringent dapat sa mga ano lang, sa mga insect bites, sa mga fungal infection, sa skin irritation, mga ganyan. Kasi sobrang taas ng alcohol level yan. So, kapag araw-araw, 2 times a day yan ang ginagamit mo, sobrang nakaka-harsh yan sa skin mo. Like toner na ginawa talaga para itone ang skin natin. So, punta na tayo kay Witch Hazel. Nag-search ako ng mga toner na alcohol-free. As much as possible kasi ayokong gumamit ng mga matataas ng alcohol content. Hindi naman ako maselan pagdating sa mga ginagamit sa mukha. Itsurang to, magselan pa ba ako? Kaya lang kasi pagdating sa toner, ayoko nung maanghang. Minsan akala kasi natin lamig yung nararamdaman natin. Pero ang totoo, ang hang yun ng alcohol. Sobrang taas ng alcohol na ginagamit natin. And sobrang nakaka-harsh sa skin. Alam mo yun yung feeling na pag nag-a-apply ka, pag napadaan sa mata mo, yung parang maanghang, tapos pag napadaan sa pimple mo, mahapde. So, ayoko nung ganun. Kaya nag-search ako. So, isa sa mga lumabas. Nanood muna ako ng mga review about sa kanya. And so far, wala naman ako nakita na hindi magandang review. So, napabili na ako. Sa Kupang ko siya binili. Kupang is online shopping dito sa Pinas. Nasa 8,000 won. Plus, ang shipping fee niya is 5,000 won. Oh, no! Oh, ang mahal ng shipping fee, guys. Kasi nanggagaling pa siya sa ibang bansa and nag-wait pa ako ng 1 or 2 weeks. Unlike dyan sa Pinas, meron na sa mga stores. Sa Watson's, meron na rin sa Healthy Options. 695 daw siya dyan sa Pinas. And dito, kung i-add, 12,000 won siya kasama ni shipping. And kapag kinonvert yun sa Philippine Peso, halos same lang din. So, basahin ko lang siya, guys. Flower power. Thayer's Rose Petal Witch Hazel with Aloe Vera will make your skin bloom. This natural gentle skin toner is derived from a time-honored Native American formula. Thayer's developed this natural toner for healthy looking skin, adding moisture while helping protect the skin from airborne impurities and as an alternative to drying astringent. Our unique blend includes
of aloe vera to hydrate skin and witch hazel to tighten pores and smooth skin without drying. So yun nga, ang ingredients na nagustuhan ko rito is yung rose petals. Sobrang love ko yung rose petals. And kung hindi kayo fan ng amoy ng rose petals, meron silang lavender, meron silang cucumber, meron silang unscented or yung original. It's up to you guys. Isang bote, meron na siyang 355 ml. And para sa 695 pesos, para sa akin, sulit na siya. Kagaya nitong sa akin guys, tignan nyo. Kalahati pa lang, pero 2 months ko na siyang gamit. And sa benefits naman niya, sobrang mas sulit ka talaga. Ang main ingredients nito is aloe vera, witch hazel, and saka ito nga napili ko, rose petals. Pag gamit ko siya, wala lang, para lang ako nagpapahid ng tubig na merong rose petals na amoy. Sobrang natural niya talaga. And kapag after ko siya ipahid, alam mo yung feeling na ang ganda-ganda ko. Sobrang iba yung freshness na nabibigay niya sa akin. And kapag may pimple ako, tapos kinoncentrate ko yung pag-a-apply sa kanya doon sa pimple ko na yun, sobrang hindi siya natutuloy. And kagaya nga na nasabi ko na yata kanina, hindi siya mahapde. So kung ikaw matigawatin, don't worry kasi pag in-apply mo siya, wala kang hapding mararamdaman. Sobrang okay siya sa akin kasi yung main ingredients niya is aloe vera, rose petals, and witch hazel. Guys, sa mga hindi lang nakakaalam, yung witch hazel po, halaman siya na sobrang daming benefits sa skin natin. Isa na dyan yung paglaban niya sa skin irritation, yung pinipigilan din niya yung pagdami ng acne natin. And yung rose petals naman, rich with vitamin C siya and antioxidant na din. At syempre, yung aloe vera, alam natin na maganda yan sa pagpapamoisturize ng skin natin. So with that 3 ingredients in this one product, sobrang okay siya sa akin. Kayo guys, it's up to you. Pero kung ang gusto nyong toner is yung whitening, hindi siya whitening guys. Pero kung gusto nyo is yung pang-moisturize, yung pang-freshness na feeling, alam mo yung paggamit ko talaga to guys, sobrang pakiramdam ko, ang lambot-lambot ng mukha ko, ganon. Kung ganun yung gusto nyo, this product is a must-try product guys. And bago ko makalimutan, meron din siyang mist. So kung palagi kayong on the go, it's okay na yun ang bilhin nyo. Kaya lang hindi ko lang sure kung same price lang din sila. That's it for today guys. I hope talaga na sana nakatulong ang video na to sa inyo kung naghahanap ko ng toner. And syempre, don't forget to click like and subscribe. And also hit the bell button para ma-notify ka sa susunod na video na gagawin ko. Bye! See you on my next vlog!